So guys, gusto ko lang ipwento sa inyo kung magpipili din ako na magiging mapapangasawang babae. So ayoko talaga ng babaeng naninigarilyo at ayoko din ng babaeng lasengera. Kasi yung background ko, yung family ko, nanay ko naninigarilyo, nagiinom. Tapos tatay ko, sumakabilang buhay na, nagiinom din siya. Naninigarilyo din siya. Kapatid ko, naninigarilyo. Lahat sila. Ako lang yung hindi. Pero sa totoo lang, parang na rin akong naninigarilyo. Kasi sa loob ng bahay, nakakalanghap ako ng sigarilyo. Yung usok, nalalanghap ko siya. And possible na meron din akong ganong sa katawan. So, mas matindi pa nga yung nakakalanghap pa kaysa dun sa naninigarilyo ka. And then, nagkaroon ako ng kasama sa trabaho, naninigarilyo din siya, matanda din siya. And nung sa shop na nagtatrabaho ako dati, nalagay ako na sa Tay Abas, kay Daalan. So, mga bata doon, mga teenager pa, mga second year high school, fourth year, mga tambay sa naninigarilyo. So, isang part talaga, base doon sa experience ko, yung mga naninigarilyo, yan yung madaling bunutan ng ngipin. And yung mga hindi naninigarilyo o walang bisyong yosi, sila yung hirap bunutin ng ngipin. So ngayon kasi, August 28, 2020, napakahirap magpabunot ng ngipin. So kailangan mo yung online o through text na magpapa-schedule ka. And then, sa nababanggit ko lang dahil ayoko na umakasampung ako ng babae magiging kapartner ko o companionship na makakasama ko, ayoko talaga yung naniligarilyo at ayoko talaga yung nag-iinom ng alak. Kasi gusto ko maging hobby namin as makakasama niya ako sa buhay. Ako kasi yung tipo na lalaki kahit anong sabihin mo, makikinig ako. Kahit na matutulog tayo, pakikinggan kita. And ako din yung tipo na uunawain kita kasi may hindi ko akong makinig sa kwento. And hindi kita pagsasawaan. So parang kung bawa, ako sensitive ako, pero halimbawa ganun ka din, sensitive ka rin, mas magiging positive o strong man ako o strong person kasi naranasan ko din yung ganun. So, para mas paniniwalaan ko din yung numerology, animal sign, kasi parang mayroon din siyang part na compatibility kayo. Kasi yung taon na dumating sa akin, parang bang yun ang buhay ko, yung mundo ko, yung horoscope, yung mga numerology, parang meron din siyang part na totoo talaga. And, pero, mas maganda talaga yung magiging partner mo talaga ay ka-religion mo, kapanalig mo, isa yung paniniwalaan nyo, and maganda talaga yung religyoso. So, yung mga party na babae, parang hirap din kasi magastos. And, happy na lang ako as single kasi ang dami kong magagawa. Although, hindi ako kagaya nung isang kakilala ko na may sariling cellphone, mayroong computer, may internet, may sariling bahay. Nagagawa kasi niya yung gusto niya. And madaling maging vlogger, pero ang totoo, mahirap maging vlogger. Or maintain mo yung continuous, yung bagang yung pag-upload, paggawa ng kwento. And dun, nasasabi ko lang yung dapat na sabihin. So, yun lang. And, sharing my story na sana magustuhan mo. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, subscribe ka na. So, kung naintindihan mo yung vlog na to, nagustuhan mo siya, like mo siya, and di mo naman siya nagustuhan, pwede mo siyang i-dislike. So, cover po sa akin yun. And, so, subscribe na para sa akin. Tulungan mo naman ako, supportan mo naman ako sa pag-vlog kong ito. And, yun lang. And, sana, see you the next video. Bye, and bye for now, and thank you for watching my vlog. Subscribe now.